pag-aralan po natin ang ating talakayan na kalulungkot na meron po tayong nawi-witness na relasyon bilang magkaibigan na nasisira dahil lamang po sa politika. Ito po, walang halong kaplastikan, mga tol. Ako, inis ako kay Sas, hindi sa kanyang pagkatao kung hindi sa kanyang paniniwala na sumaside po sa China. Pero wala po akong personal issue kay Sas. Ganon din naman dito kay Tingking Pinoy, nayayabangan po ako kay Tingking Pinoy, pero hanga po ako sa kanya kasi yung kayabangan niya, kaya niya pong tayuan sa kanyang mga paa. May pagkamayabang si Tingking Pinoy pero napakatalino at kahanga-hanga po ang kanyang ginagawa. Hindi naman maikakaila na matalino po parehas ang dalawa na ito. Si Sas at saka si Tingking Pinoy. Si Tingking Pinoy hindi pa po nakakatapos ng pag-aral. Ngayon pa lamang po siya nag-aaral at naghahangad na magtapos by 2000 probably, 26 or 27 or 28. Ano? Si Sas, nagdo-doctorate ngayon sa Beijing kung saan siya po ay scholar. At yung nakikita po ninyo, ang ating napakagandang unang ginang si Attorney Lisa Marcos, eh alam naman natin kung ano po ang kanyang napakataas na tinapos, pagiging abogada, at meron po siyang expertise particular sa international law, kaya nga po siya nakapagturo ng batas sa ibang bansa at dito na rin po sa Pilipinas. Yung tatlo po niyong nakikita, mga intellectual po ito. Huwag na nating ikailayan kasi yan po ang katotohanan. Matatalino po sila. Pero nakalulungkot dahil merong isang tao na sa kanyang pagduruda at maaaring nasasaktan siya, yung kanyang kaibigan ngayon ay parang kinundena niya na at kinunklud niya kaagad na siya ang nasa likod kasama po ng tinuturo niya na si First Lady bilang general ng Sokmed Army ni Pangulong Bongbong Marcos. Basahin po natin, trending na ito sa mga nakalipas na araw at napapansin na rin po ito ng mga maliliit na periodiko, blog site at iba pang mga tagapagbalita. Ayon po dito sa Pinoy Trend, Sas Rogando Sasot to Tingking Pinoy. Akala mo hindi makakarating sa akin ang mga pangchichismis mo sa akin. Yan po ay posted sa post nitong si sa timeline nitong si Sas Rogando Sasot. Makikita po ninyo dito yan sa mga, actually natalakay na natin ito sa nakalipas na mga oras at araw. Kaya di ko nabalikan, ano? Basahin ko na lang patuloy muna ito pong balita. Sabi po dito, international relations expert Sas Rogando Sasot is not yet done criticizing her former close friend RJ Tingking Pinoy Nieto. In a Facebook post, Sasso told Nieto that she was already aware of the rumor the latter allegedly spread against her. Yon kasi ang paniniwala ngayon nitong si Sas o si Alan Troy sa totoong buhay. According to her or him, at the time she asked Nieto to help her to reach some of the officials of Meralco so her mother could get an extension for her electricity use. Yung post na ito, again, mababasa nyo sa timeline ni Sas. Pero, total, ilang beses na po natin natalakay ito, dumako na po kagad tayo sa ating punto sa live streaming na ito. Friendship over? Question mark? Perhaps. Para kay Sas Rogando Sasot. But kay Tingking Pinoy, I do not know. Kasi si Tingking Pinoy, never po siyang nag-post ng... Never po siyang nag-post in response dito sa tirade sa kanya nitong si Sas Rogando Sasot. Kung titingnan niyo po ang kanyang timeline, wala po. Wala po siyang sagot diyan. Wala po siyang anumang pagbanggit kay Sas. Even po doon sa kanyang personal profile na RJ Nieto. At sa pagkakaalam po natin, kababalik lamang ni Tingking Pinoy sa United Kingdom para mag-aral, pagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral diyan po sa Bristol University ayon kay Politic PH. Kasi pinagkumpara ni Politic PH itong si RJ Nieto at saka si Sas sa kanilang universidad na pinag-aralan. Ang Leiden University is ranking po nito sa World University Ranking ay nasa 120-something. Samantala, ang Bristol University ay nasa 50-plus-something. Parang gustong i-prove nitong si Politic PH na kung
kung quality ng university ang pinag-uusapan, di hamak na mas mataas ang antas nito pong si Tingting Pinoy kumpara doon sa eskwelahan na pinag-aralan ni Sas Rogando Sasot. At syempre, dahil nga ang tawag po nitong si Politic PH kay Sas ay Miss Angat Bangko, binida na rin ni Politic PH ayon sa kanya yung kanyang pinag-aralan. At siya po ay graduate, kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, sa Cambridge University. At ito ay number 2 ang ranking sa world ranking ng mga universities. Puntahan natin ang latest post nito pong si Politic PH, kung saan muli niya po ritong binanggit ang mga kataga para po kay Sas Rogando Sasot. Ano? Tingnan po natin yung kanyang post lately. Ito. Ah, hindi naman pala. Nireaksyonan niya lang yung post nitong TPL3. Kasi dito, pinabubulaanan nitong si Politic PH ang mga alegasyon nitong si Sas na walang kinalaman lahat ng mga binanggit niyang pangalan mula po sa Presidential Communications Office, yung sinuturo niya na undersecretary doon, at itong si Rocky Gonzales na si Dikaki Rocky, at saka syempre yung nire-raise nitong si Sas na sina Tingting Pinoy at First Lady. Basahin po natin ang post nitong si Politic PH. Ang tanong, sino ba talaga si Politic PH? I-analyze natin maya-maya. The rumor mill chums, yet they nabbed the wrong star of the show. No? I am not any of those names they toast in the gossip salad, nor will they ever get the right name. Because, like I said, I'm not even in the political limelight in the first place. So why does she aim daggers at an old friend and other innocent people? Wonder? You see, my family had already etched their name in business long before the Marcoses graced the halls of Malacañang. And when they did, their earnest service and genuine care for the people had us smitten, which translated to loyalty that draped down through generations. In short, mga tol, sinasabi dito ngayon ni Politic PH na walang kinalaman lahat ng mga pinangalanan dito nitong si Sas Rogando Sasot. Balikan natin ang mga latest post nitong si Sas kaugnay po ng kanyang tirades sa ating First Lady at sa kanyang kaibigan na si Tingting Pinoy. Sabi niya po dito 4 hours ago, ni-raise niya ulit ang concern ng pagbabayad ng tax nitong si Rocky Gonzales. Sabi niya, Rocky Gonzales, while we are staring at the magnificence of our LALIC bases, we await your confirmation on whether you have already paid income taxes in the Philippines so that FL Lisa Marcos can be sure she's not associating with tax evaders. Ano ang kasagutan dyan ni Rocky Gonzales? Perhaps, parang wala naman din pagpansin sa kanya na ginagawa si Rocky Gonzales Kasi katulad nga po ng sinabi ni Politic PH, wala sa mga binanggit nito pong si Sas Rogando Sasot kung sino siya. At sinasabi niya, matagal na silang nasa business at hindi pa nanunungkulan ang pamilya Marcos, talagang nandoon na sila sa punto na yon. Ngunit nung nanungkulan, nakita nila ang pagsisilbi sa bayan ng mga Marcos, kaya sinuportahan nila ito at parang naging loyalista na katulad po ninyo at supporter na katulad ko. Kung titingnan po ninyo ang mga post dito ni Kaki Rocky, wala po kayong makikita na si Kaki Rocky ay sumagot dito sa mga paratang nito o hamon nitong si Sas Rogando Sasot. Hindi siya pinapansin sa madaling salita, katulad din ni Tingting Pinoy. Hindi siya pinapansin. Siguro, sa paniniwala nung dalawa,
Eh, hindi naman totoo yung sinasabi mo, kaya hindi nila kailangang sumagot. Ngayon, puntahan po natin ang iba pang mga post ni Sas. Again, 4 hours ago, muli niyang minention ang totoong pangalan na nitong si Rocky Gonzalez. Siya ay si Alexander Clarence Gonzalez. It's in the public interest to know, sabi niya kay Rocky Gonzalez or Alexander Clarence Gonzalez, can you confirm if you have been paying income tax because if you are good for the nation? Dito ha, ina-attacking niya na yung personal interest nitong si Rocky Gonzalez. I do not know kung sasagutin niyan ni Kaki Rocky. Angat tayo. Sabi niya pa po dito, can you confirm, First Lady Lisa Marcos, what William Sion of the computer school that owns BBM's headquarter, campaign headquarter, told us on October 25, 2022 at Sugi Japanese Restaurant. He told us that he take order from you. And then he left us with a bill threat that he can kill for BBM. Does he have an imprimatur from you to tell us this? Imagine someone close to you telling us this few weeks after the assassination of Percy Lapid. Ngayon, ano ang gustong ipahiwatig dito nitong si Sas? Masama ang mga Marcos, particular si First Lady, na kayang mag-utos para magpapatay? Unang-una, nung mga panahong ito, maayos ang relasyon nila with First Lady Lisa Marcos. Bakit siya iiwanan ng pagbabanta ng sinasabi niyang pinagkakatiwalaan nitong si First Lady Lisa? It doesn't make sense, mga tol. Kasi ano mga panong iyon? Bakit mo sasabihan ng isang supporter mo na ite-threaten mo pa he can kill for BBM? Ngayon, dahil pinalalabas mo sa Rogando Sasot na parang ganon ang nature ng Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang asawa, itatanungin kita ngayon, sino ba sa kasaysayan ng Pilipinas ang inaakusahan sa International Criminal Court for violations of human rights? Sino ba ang iniimbestigahan or ni-raise ang issue about Davao Death Squad? Sino ba sa mga fans, supporter, ang ganito ang pag-iisip? I personally experienced those threats. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong sinabihan ng mga leadership dito na ako ay papatayin nila dahil sa pag-raise ko ng mga issue sa dating Pangulong Rodrigo Duterte and even sa ating Vice Presidente. Kaya huwag kayong magmalinis. Huwag niyong iba to ang isang bagay sa ibang tao na gawain ninyo. Para ito yung idiomatic expression na sinabi nitong si Secretary Teodoro sa China. Yung dapat talk to the kettle black. Dapat, parang ganun, something like that. Teka lang, hindi ko maalala bigla yung idiomatic expression eh. Dapat calling the kettle black. Ano? Ito yung bagay na idiomatic expression sa inyo mga DDS eh. Dapat calling the kettle black. Kayo nagmamalinis, pero sa totoo lamang, gawain ninyo. Mga DDshit. Hindi ko sinasabing didishit si Sasoro Rogando Sasot, pero sinasabi ko, mouthpiece siya ng China. Itong mga didishit, parang ganun yon. Dapat calling the kettle black. Sila yung nagsasabi na nagpapapatay ang mga Marcos, kung ano-ano. Samantala sila mismo, ganun ang pag-uugali. Kapag ka hindi ka umayon sa kanilang paniniwala, mumurahin ka, pagbabantaan ka to the extent na sasabihin, bukas wala ka na, sa susunod na taon wala ka na, ipapapatay ka nila. Okay? Now, going back, dito sa binasa ko, nag-insinuate ka pa rito ng isang pangyayari na alam naman ng buong mundo kung sino ang may kasalanan, although hindi pa napapatunayan. Sabi mo, imagine someone close to you telling us this a few weeks after the assassination of Percy Lapid. Percy Lapid was assassinated on October 3, 2022. Yan ay putok na putok sa balita. And after a thorough investigations and evidence produced by the authorities, the prosecution found probable cause to sue to indict
a case of murder against Gerald Batag and his cohorts. Sas, yun ang katotohanan. Walang kaugnayan sa politika yon. Kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng NBI, walang kaugnayan sa politika. It's all about power and greed. Dahil ayon sa NBI, itong si Gerald Batag ay nagtayo ng sindikato sa loob ng kulungan sa Bureau of Corrections at kung ano-ano ang kanyang mga hindi magandang ginawa during the time na siya po ay Director General diyan sa Bureau of Corrections. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi po niyan, National Bureau of Investigations. Now, why that situations i-relate mo dito sa issue mo kay First Lady Lisa Marcos? It doesn't make sense, Sas. Tuloy tayo. Sabi mo pa rito, the greatest mistake of the Marcoses is the same mistake the CPP did during the Duterte's time. Kinumpara mo na naman si Duterte. They squandered their opportunity for redemption. Talaga? Paano mong masasabi na binaliwala lamang ng pamilya Marcos yung kanilang opportunity para maibalik ang pangalan na sinira ng mga Dilawan? E samantala ngayon, kitang-kita po natin kung gaano po minamahal ng taong bayan ang pamilya Marcos. Hindi maikakailayan. Sa lahat ng mga pinupuntahang lugar ng ating Pangulo, nag-uumapaw ang suporta ng publiko para sa kanya. Now, punta na tayo dito sa main point natin. A friendship over na nga ba sa pagitan ng dalawa? Puntahan natin ang mga nakaka-touch na post nitong si Thinking Pinoy para kay Sas. Ayon dito sa post ni Thinking Pinoy, noong November 16, 2017, basahin ko po, "You know why I did everything to promote for the motherland Sas Rogando Sasot when she was still relatively unknown? Because even though I had hundreds of thousands more followers than her, when I first met her, I knew in myself that she is smarter than me. Way smarter. She deserves more attention than me because Filipinos can learn more from her." Napakataas ng pagtingin sa'yo nitong si Thinking Pinoy. Tingnan mo kung paano niya buhatin ang bangko mo samantala ikaw nagbubuhat ng sarili mong bangko. Ayan ang tawag sa'yo ni Politic PH. Pero look at you now. Without evidence, binatuhan mo ng masasakit na pananalita at yung mga supposedly private conversation between you and him, dinisclose mo sa publiko without his consent. I believe that is a violation of the Republic Act 10173, the Data Privacy Act of 2013. Ewan ko kung ano ang mangyayari sa iyo dyan. Tuloy natin. Mas malaki ang potential ni Sas kaysa akin. I realize and acknowledge that agad. Sikat na yata ang lola mo ngayon, pero I still think the same. She is my biggest critic to this day, and I like that. Last week nga, sabi ko sa kanya, "Alam mo Sas, I am funnier than you, but you are smarter than me. A little over a year since we became friends, I have not even for a single second regretted that choice. At salamat sa pagpapauto sa akin, Acheng." Ganoon ka pinahalagahan ni Thinking Pinoy Sas. Kaya nalulungkot ako dito. Walang halong kaplastikan ito. Nalulungkot ako pagka may mga kaibigan na nasisira ang relasyon dahil lamang sa politika. Tuloy tayo. Puntahan natin ang another post ng Thinking Pinoy. Again, way back, December 17 naman, 2019. Yung binasa natin kasi is November 16, 2017. After a month, nag-post na naman itong si Thinking Pinoy. At dito, binubuhat niya ang iyong pagkatao. Very proud siya sa'yo, Sas. Sinayang mo ang pagtingin sa'yo ni Thinking Pinoy dahil lamang sa maling suspecha mo kay Politic PH. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, bakit ako naniniwalang mali ang suspecha nitong si Sas kay Politic PH. Thinking Pinoy, nasa
Maastricht, Netherlands siya. December 17, 2019, nung pinost niya po ang mga sumusunod. Allow me, mga tol, nabasahin ko ulit ito pong post ni Thinking Pinoy. Mahaba po ito, kaya pagpasensyahan nyo nang makinig na lamang sa akin. Salamat para sa 3 taon, Pumaring SAS. I started Thinking Pinoy in November 2015 as a hobby. Back then, I thought, if I like posting political commentary, then I might as well formally open a blog. And that's what I did. I told myself, if I can influence 100 people to vote like I do, then I would done my job as a Filipino citizen. I believe that the Mayor Duterte I witnessed while I live in Mindanao in the late 2000 is the best choice among all candidates. Duterte's Davao City picks the relentless young man that I was. So maybe a President Duterte can fix this restless nation. I'm sorry, restless yung binanggit ko kanina. He said to himself, I eventually caught the 2016 campaign season fever just like many of you. I posted heavily researched 3,000 word blog post almost every day. And you know what happened next? Each article went viral and TP's following surge. Marrojas and Wharton involvement of mining interests in the 2016 election, suspicious ARMM voter registrations spikes, the Liberal Party Internet Army base in Cubao, the Kidapawan carnage, Heydarian's bullshit, Banco Serie or the sampalan sa Julia Vargas team fraud and Smartmatic. I wrote every day like there were no tomorrow. If that wasn't pure passion, I don't what else is. But that was not without a cost. Having sat for over 16 hours in front of my computer each day for months, I eventually developed an infection that had to be surgically removed. That is, I wasn't able to vote for anyone in 2016 because the first of two surgeries were scheduled on that day. By the time I woke up on my hospital bed, Duterte was already leading by millions. The president in my heart became the president for real. But still, I was alone. I did all this on my own initiative, and even those who were part of Mayor Rodi Duterte's campaign wondered who was the team behind TP. They found it out only when I decided to come out to Duterte supporters by attending a post-victory Thanksgiving event in November 2016. Save for a few people in the party who inevitably knew who I was, I remained to be an anonymous citizen journalist at the time. I was alone and it kinda sucked. That bitch, Sas Rogando Sasot, sometime in the middle of all this came Sas Rogando Sasot. Dito ka na pumasok sa buhay ni Thinking Pinoy. At dito natin makikita, mga tol, kung paano pinahahalagahan nitong si Thinking Pinoy, si Sas Rogando Sasot. A follower who had the audacity to rebut one of my articles point by point. I didn't know who she was, but I indulged in her invitation to debate on the comment thread. I was confident that I'd win, but it didn't happen. By the third or fourth exchange, I thought this bitch is annoying, but this bitch is smarter than me. I checked who that bitch was and I was surprised to learn that she's a Europe-educated international relations scholar with extensive background on LGBT advocacies and geopolitics. I was like, she has a brighter future than I do, but she doesn't have a voice as big as mine. I am long reconciled with the fact that I am a college dropout. Juxtaposing that to how Philippine society generally works, I had neither delusions of grandeur nor the urge to hug the limelight. I told myself, she deserves my voice more than I do. Then I thought, if I can lend her voice to help make her voice bigger, then she can accomplish far more than I can ever do. And true enough, she educated the Filipino public about the complexities of the South China Sea
issue in a language that average Juan and Maria can readily understand. SAS made regular Filipinos capable of discussing international relations, diplomacy, geopolitical power, dynamics. It was magic. I shall never regret that decision to help raise her local profile. I made a lot of mistakes in my life, but helping this woman gain a bigger voice is not one of them. SAS NTP. For the next 3 years, SAS and I loosely became a 1-2 punch tandem. In fact, meron po silang page. I believe 50,000 followers. I forgot to share sa pin-refer kong presentation sa inyo. Nakita ko lang habang nag-browse ako ng kanilang thread. Hindi ko na maalala. Parang, pasensya na kayo, medyo bastos ang datingan. Cantox. Ano? K Kilo Alpha November Tango Alpha 5 Kilo Sierra. Yun po yung pangalan ng page nila. Cantox with Thinking Pinoy and Sas Rogando Sasot. I hope tama yung pagkakaalala ko sa page. It has 50,000 followers and unfortunately, active lamang yon hanggang sometime in 2020. And thereafter, hindi na po nila sinundan pa ng posting ang page na yon. Tuloy tayo sa binabasa po natin dito. I acknowledge that there are many other pro-Duterte bloggers who contributed to the national conversation. But I think it's safe to say... Oh, I'm sorry. Lumagpas ako sa binabasa ko. Tuloy natin ha. It was the South China Sea issue at first, then Rappler's connivance with foreign interests, then fact checks of Inquirer.net's kills list, the Marcos Burial, Lenny's USBK, amidst Typhoon Nina, hashtag LennyLeaks, hashtag Kokoygate. Sas and I did so many things together. I've already lost count of how many those things are. I am imagining now, mga tol, kung gaano kalalim ang pinagsamahan ng dalawa. Nakakapanghinayang talaga. I acknowledge that there are many other pro-Duterte bloggers who contributed to the national conversation. But I think it's safe to say that among the three political bloggers with the largest following, it was our tandem that did the thinking. Despite this, we argued a lot. We had different views on a lot of issues, with some more radically different than others. And yes, we even posted those on social media. But in the middle of all this is the understanding that two people need not agree at all times. And we were fine with that. We cooperated on issues where we had similar positions and let the other do his or her thinking alone if not. That was our dynamic. And we thrived in it and we became friends. I was happy because at that time, I felt like I wasn't alone. 3 years later, we continued to do what we do despite multiple setbacks. There was Malacanang's own communication team's attempt to retard our growth. There were attacks from Liberal Party stalwarts intended to diminish our reputation. There were frivolous cases filed in an attempt to silence us. SAS and I soldiered on, even if SAS won't admit it. We both knew that it'll take time for other bloggers to gain followings as large as ours. By the way, si Thinking Pinoy merong 2 million followers, more than 2 million followers, and si SAS meron po siyang almost 1 million followers. Okay? Nasaan na ba yung binabasa ko? Tuloy ko lamang ano? And that we should continue what we're doing until those bloggers arrive. Even if I never said it publicly, I believe that quitting would meant that the job of protecting our best understanding of public interest would have largely lain on the other remaining blogger. And that's a problem because she's better known for her passion than for her intellect. The truth set us free, but it first pieces us off. I have been aware of that inconvenient reality early on and I continue to do what I do because of it. She was never known for research. She can't do online forensics. Ah, you get what I mean. It's in rousing the public passion
that she's really good. She has an uncanny appeal to the heart, but not to the mind. Thus, we had to protect her despite her inadequacies because she attracted and defected the hate that could have been channeled at the president instead. But things got more complicated during the 2019 midterm elections as power dynamics in the pro-Duterte side shifted, with some supposedly Duterte diehard supporter politicians threatening no less than Inday Sara. I believe in the Dutertes because I saw with my own eyes how they run Davao City. That despite his foul mouth and his daughter's temper, I am convinced that is the best choice this country has right now. Consequently, self-branded Duterte diehards who don't walk the talk and attack the Dutertes for personal political gain at the expense of public interest are off my list. The problem is that neither SAS nor I are enablers. We don't tolerate what we clearly see as wrongdoing, even if it was done by political allies. Look, SAS, ano, napakaganda ng mga sinasabi sa iyo rito ni Thinking Pinoy. Pinapagalitan nga namin ni SAS ang isa't isa, e paano pa kaya ang iba? Had SAS and I just played their game, we'd already been multimillionaires by now. But we didn't, so we are not. Some things are more important than money after all. With that said, it was bad enough that SAS and I had to spend political capital in protecting another blogger, but we also need to protect ourselves from that which we have been desperately protecting. That is a tad too much, enough of that shit. I believe SAS retired because she knows that in the grander scheme things, she doesn't have to put up with that shit. She likely believes, and I agree, that she has done her part as a Filipina, and the time to conclude this phase in her life has come. After all, neither SAS nor I had any serious political ambitions. Both of us did what we did while we could still do it, and are more than willing to retreat to private life should the time come when we can't do it anymore. Exceptions to the rule. Every rule has an exception. An exception to all politicians are Kurap, Digong, and Inday Sara. Both must be protected at all costs from political enemies. May those enemies be from the opposition or worse, from within their own circle. You know what I'm talking about. We have all seen that happen recently, but just a little bit more. By the way, I forgot to tell you, mga tol, hindi naman nag-retired si SAS sa politika. In fact, naging active pa nga siya lately, di ba? You know what I'm talking about. We have all seen that happen recently, but just a little bit more, and I plan to retire just like my friend did. It's time for a new wave to take over. In a little while, both of us will have retired from the public service or for public scene, chin up, with the conviction that we never put personal ambitions before our best understanding of public interest. What many people do not understand is that the idealists still exist in this world. I know with absolute certainty of at least one. At ikaw yon, SAS, ang tinutukoy dito nitong si Thinking Pinoy. Salamat para sa 3 taon, kumaring SAS. Susunod rin ako, kaunti na lang. Perhaps ito yung mga panahon na tumigil siguro marahil itong si SAS sa pagbablog sa politika. Pero alam naman natin ang istorya, hindi po ganun ang nangyari dahil patuloy po siya naging aktibo sa mga nakalipas na taon. Ngayon, bakit po si inyo binasa ang napakahabang sulat na ito ni Thinking Pinoy para kay SAS? Simple lang ang reason, mga tol. Naniniwala ako na si Thinking Pinoy ay hindi si Politic PH. At it's very unfair for Thinking Pinoy na pagbintangan ng kanyang tinuturing na kaibigan, tinuturing na mas matalino pa sa kanya at tinuturing na parang ehemplo sa harapan ng publiko. Ganoon ka tinitingnan ni Thinking Pinoy SAS. Pero nakalulungkot kasi hinusgahan mo kagad siya ng ganun-ganun na lamang at sabihan mo pa siya na siya isang adopted son
ng kanyang foster mother. Ang nakikita po natin, syempre, si Attorney Lisa at ang adopted son ayon kay SAS ay itong si Kingking Pinoy. Sa pagsasaliksik bilang isang individual, may kanya-kanya tayong katangian kung paano natin tutukuyin ang identity ng isang tao, ng manunulat, ng nagsasalita, at kung ano pang pagkakakilanlan sa kanya. Even sa mga kamay, merong pong pag-aaral ng identification. Sa criminological perspective, pinag-aaralan po namin ito. Ang guhit ng mga palad mo, ang hugis ng iyong mga kamay, ang paa mo, ang linya ng iyong mga ridges na matatagpuan sa iyong kamay, yung mga prints kung tawagin. Pero kapag ka binabasa ko ang panulat nitong si Politic PH sa aking pananaw, wala akong nakikita na kahit sinong PBBM supporter and blogger na capable sa panulat nitong si Politic PH. Ayon sa pamaraan ng pag-identify sa isang tao sa pamamagitan ng kanyang panulat o tinatawag pong stylometry. Ano ba ang stylometry? The statistical analysis of variation in literary style between one writer or genre and another. Bakit ginagamit ang stylometry? Para i-determine ang nagmamay-ari ng sumulat. Uses statistical methods to analyze style in order to determine authorship. Kapag ka mas pinalalim nyo pa kung ano ang ibig sabihin ng stylometry at in-apply nyo po ito kay Politic PH, sa aking pagkakakilala sa circle of bloggers na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wala akong nakikitang capable dito. Sino ang mga example? Unahin natin si Rocky Gonzalez. Kaki Rocky or Alexander Rocky Gonzalez, tama ba ang pangalan na ibinigay ko o binanggit ko o mali? Tingnan natin. Alexander Clarence C. Gonzalez, known as Rocky Gonzalez or the Kaki Rocky sa SOCMED. Na-meet ko na several times si Kaki Rocky and indeed, napakatalino ni Kaki Rocky. Magaling magsalita, magaling sumulat, pero pinalo ko po ang kanyang page eh. Yung the Kaki Rocky na page at saka yung isang page niya na nasa 6,000 followers lamang yata o 7,000 followers. At pagka pinag-aralan mo yung panulat niya doon, hindi mo maikukumpara definitely sa panulat nitong si Politic PH. Ngayon, meron pang isang matalino na tinitingnan ko at sinusundan ko na blogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno at perhaps sumuporta din sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ang tinutukoy ko? Puntahan natin si Teya Tan. Si Teya Tan, hanga din ako dito. Napakatalino nito. Meron po siyang personal profile na hindi po makikita ang mga laman kapag ka hindi niyo po siya friend. At meron din po siyang Live Awake Teya Tan. Si Teya Tan, kapag ka sinundan niyo po ang kanyang mga panulat, napakagaling, napakatalino, kahanga-hanga ang kanyang mga sinusulat. Yet, hindi ko pa rin makukonclude sa aking pananaw na siya po ay si Politic PH. Sila lang naman kasi yung alam ko na magaling sa political blogger. Sa circle po ng PBBM community bloggers eh. Lahat po kasi kami average lang. Lahat po kami mahilig lamang magsalita sa harapan ng camera. Kakaunti sa mga kilala ko ang katulad nila na talagang napaka-articulate sa pagsulat, higit sa lahat, base sa facts. Facts, not feelings, naalala ko na, yung isang page ni Kaki Rocky. Aralin ninyo yung panulat ni Teya Tan at ni Kaki Rocky, most definitely, hindi iyon si Politic PH at ganun din itong si Thinking Pinoy. Nakita nyo naman kung paano sumulat si Thinking Pinoy kung kayo po ay follower niya. Direct to the point, ito pong si Politic PH, napakaraming idiomatic expression, flowering words, at kung ano-ano pang mga nilalagay sa kanyang panulat, o mga emoticons, at kung ano-ano pa.
Ano? Although hindi 100% ang conclusion ko, pero naniniwala ako na walang kinalaman si Thinking Pinoy, si Rocky Gonzalez Sass at si First Lady dito sa pinagbibintangan mo na Politic PH. Ngayon, magtataka ka, bakit alam lahat ni Politic PH ang galaw mo bilang Sass Rogando Sasot? Magtanong ka ngayon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Baka merong umaahas sa iyo. Baka merong kang pinagkakatiwalaan na maaaring nakakaalam ng mga bagay na ito, nabanggit mo sa kanila once in your lifetime, tapos ito ngayon na we-weaponize na laban sa iyo. Sa huli, Sass, huwag mong sayangin ang treatment na ibinigay sa iyo, ang pagturing na ibinigay sa iyo ni Thinking Pinoy bilang isang kaibigan. Magme-meltdown ka lang patuloy sa nangyayari na to sa iyo, Sass. Pero nakakasigurado siguro tayo na ang tinutukoy niya hindi ito pong mga binabanggit niyang tao. Meron na naman siyang latest post. Basahin po natin ang latest post. Talagang meltdown na itong si Sass. Ano ang latest post nitong si Sass? Bumagal ang aking internet bigla. Sabi niya po rito, may hangganan ng lahat. Oh, anyway, nilinaw niya kasi pinanong niya itong si Vicky Lagdameyo, ang asawa po siguro, ewan ko kung sino itong Vicky Lagdameyo, ang asawa pala ni Sir Lagdameyo yata, si Don Silueta, no? Vicky Lagdameyo, thank you for confirming, you have nothing to do with anonymous speech. Okay. All I can say, be careful of the company you keep. And of course, ito na. Sabi niya rito, may hangganan ng lahat. The final straw that broke the camel's back is yung pinagkakalat ng SOCMED Army ng Presidential Communications Office. Recently, about 2 million na they claim I was demanding during the Love the Philippines fiasco. When in fact, the powers that be ang nag-offer for me to delete the post bago pa pumutok ang issue sa international media. Imagine, in their desperation to destroy me, sila pa ang nagpabalita about the 2 million. What a bunch of idiots from high places. They really think that they can buy everyone with their money. Maghunos dili kayo, uy. You will not be respected by the richest people in the world because you are rich while the rest of your people that you govern cannot even pay electricity without taking a loan. Just look at this. Martin Romualdez donating $2 million sa Harvard while the state university in his province is desperately needing funds. Sumobra na ang pamumulitika dito ni Sass. Again, Sass, inuulit ko sa iyo, do not waste your time posting these baseless accusations sa mga taong pinagbibintangan mo. Kawawa ka sa huli, Sass. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Lalo mo lang idinidiin ang sarili mo sa harapan ng publiko sa kahihiyan. Sa huli, magsisisi ka kung bakit mo ipinost ang mga bagay na ito sa iyong timeline. Everything is recorded kasi nasundan ko ito, nakikita sa mga video ko, lahat ng mga sinulat mo. When you refer first as foster mother kay First Lady Lisa and adopted son for Thinking Pinoy. Do not waste your friendship, Sass. Sayang, nakakapanghinayang ang pagkakaibigan ninyo, nakakapanghinayang na isa ka sa tiningnan nitong si, kahit nga, alam nyo, sa kabila ng difference sa political nitong si Thinking Pinoy, never siyang tinira nitong si Thinking Pinoy. Kasi ganoon kanya pinapahalagahan. Yet, dahil po sa meltdown na nararamdaman mo ngayon, without evidence or proof, tinira mo ng harap-harapan sa harapan ng publiko ang iyong o ang itinuturing kang matalik na kaibigan. I do not know kasi kung itinuring mong matalik na kaibigan itong si Thinking Pinoy. Oh, with that, pasensya na kayo. Mahaba yung naging pagbasa po natin sa mga panulat nila. Pero inilatag ko lamang sa inyo yung gusto po nating iparating sa publiko.
lalong-lalo na dito kay Sas. Hindi niya naman ako napapanood at never akong panonoodin ni Sas, pero sa mga fans po niya, parating sa kanya na sayang ang pagkakaibigan nila ni Tingging Pinoy at siya'y nagsalita ng mga hindi maganda, hinusgahan niya ang kanyang kaibigan without first talking probably kay Tingging Pinoy. Kasi kung kinausap niya wholeheartedly ang kanyang dating kaibigan, I believe kakausapin siya ni Tingging Pinoy at malalaman niya siguro na hindi si Tingging Pinoy ang tinutukoy niya dito.